So, hello, magandang gabi po ulit. Ako po ulit si Miss Ellen Karaig ng HTC Korean Language Center. So, ngayon, nag-prepare po ulit ako ng isa sa mga pwede nating i-review regarding exam. So, basahin po natin ang instruction. Pinkanay turugal, kajang almadyon ko, sulkuro shipshio. Kung iisa-isahin natin yung instruction, ang sabi dyan, pinkan or pinkanay is in the blank. Turugal means fill in. Kajang means most. Almadin kosol means correct word. Kurusipsiyo means please choose. So, si sipsiyo, yan po yung please. And then, si choose, yun naman yung verb na kuruda. Okay? Ngayon, ang sabi dito, sabi nung ka at saka na, oo nga po pala, pag sinabing ka at saka na, pag nakakita kayo ng exam, sa exam ng ganito, na may nakasulat na ka at saka sana, especially sa reading, yan po is yung letter A at saka letter B. Yan kasi is dalawang taong magkausap. Okay? So, sabi po ng ka, surushi, mousul mohulleyo? Sabi ulit dito, miss suru, kasi yung she, yung may double S na she, yan po ay yung Mr., Miss, o kaya Mrs. So, si Suru ay babae, kaya, Miss Suru, Mosul Mogul Leo? Si Muot naman, ito naman ay kinuha sa word na what? Okay, dinagdagan lang po siya ng object particle na ul, kaya naging Mosul. Mogul Leo, ito namang si Mogul Leo, kinuha yan siya sa verb na mokta. Ibig sabihin ng mokta, to eat. And then, ang idinugtong na sentence ending sa kanya ay si Ulleo, which means would. So, kaya magiging ibig sabihin natin dito, what would you like to eat, Miss Suru? Ngayon, ano daw po kayang i-reply ni Suru? Kasi, ang reply naman sa kanya, nung kausap niya, kurom, bulgogi roll si gipsida. Kurom means well, o kaya kung ganon, pulkogi roll. Pag sinabi yung pulkogi is barbecue, shikipshida. Shikipshida, dinagdagan po yan ng biyupshida. Yung ating verb na shikida, dinagdagan ng biyupshida na let's. So, let's set. So, si shikida, ito yung set. O tara, iset na natin yung pagbabarbecue. Yun ang sabi. So, ano ro kaya yung pwede? Number one, pulkogi gaop soyo. Number two, pulkogi rul mogoyo. Number three, pulkogi rul sa soyo. And then number four, pulkogi ga mashi op soyo. Isa-isahin namin natin itong choices natin. Itong number one, si pulkogi op soyo. So si op soyo, ito po ay kinuha sa verb na opta. Ibig sabihin ng opta, not to have, or wala. Wala daw barbecue. Number two, pulkogi rul mogoyo. Ito naman, barbecue yung pulkogi, and then mogoyo, I'm eating. So, kumakain po ako ng barbecue. Number three, pulkogi rul sa soyo. Pulkogi means pa rin ay barbecue. And then, sa soyo, ito naman ay yung verb na sada, to buy. Ngayon, dinagdagan siya ng past tense. Kaya siya naging bought pulkogi rul sa soyo. At yung number four, pulkogi ga mashi of soyo. Pulkogi means barbecue. Mashi, so yung mat, na taste, na noun na taste, dinagdagan siya ng subject marker ni E. Kaya naging mashi, and then opsoyo, opsoyo is don't have. So, sabi sa number 4, wala daw pong lasa ang barbecue. So, alin daw kaya yung pwede nating isagot doon sa tanong nung ka na surushi, mousul moguleyo, what would you like to eat, Miss Suru? Pwede ba yung number 1 na wala pong barbecue? Number 2, kumakain po ako ng barbecue. Number three, bumili po ako ng barbecue. Number four, wala pong lasa ang barbecue.
Kaya ang sagot niya tuloy nung nungka. Kung ganon, tara, iset na natin ang pagbabarbecue. So, alin daw kaya yung pwedeng sagot dito? Kung pipiliin po natin, ang magiging tamang sagot po natin dito is ang number 2. Kasi sabi niya dito ulit, Surushi, mo sulmo gulleyo, what would you like to eat? So, ang tamang sagot, number 2, I'm eating barbecue. Kaya ang sagot nung ka, ah, kung ganon, well, kung ganon, tara, iset na natin ang barbecue. Okay? So, yun po guys. So, sana po is may nakuha kayong mga vocabularies at medyo sana po ay naintindihan nyo rin yung aking explanation. So, maraming maraming salamat po sa mga hindi pa po nakaka-subscribe. Please do subscribe po sa aking YouTube account at marami pa po akong lesson na pwedeng may ituro sa inyo. Okay? God bless po sa ating lahat. Thank you!